Happy Sabbath, mga kapatid. Happy Sabbath po, mga kapatid. Parang hindi tayo tag-init na. Makala niyo ba, taglamig pa? Hindi na po, tag-init na po ngayon. Kaya dapat ang response natin ay mainit. Ngayong maga, kami nagagalang mga Iguyas Wamilinas yung natasa na mag-aaral sa ating Family Life Service. Ngayong maga, ang pangkat po ng ating babasahin ay siya'y nagwagi. Pag sinabi niyo pong nagwagi, ano pong ibig sabihin niya? Nagtagumpay, ano po? Kung ikaw ay nakikipaglaban, ikaw ay nanalo. Kung ikaw man ay nagnegosyo, ikaw ay tumubo, hindi nalugi, ano po? Kung ikaw man ay nagmamaniho, ay lambas sa boundary, may lambang kinita, brother Ricky. Yan po ay ayon sa parisaya ng ikapitong saning lahi ng mula kay Adan na isang sanggol na isinila na agos sa kabunukan ng kasalanan, wala pong iba kundi si Enoch. Ang maga, pag-aral natin ang buhay ni Enoch na siya ay lumitaw sa ikapitong saning lahi ng mula kay Adan at siya ay nagiging isang propeta. Wala tayong gano'ng tungkol na mababasa sa aklat o kasaysayan ni Enoch. Ang makikita naman natin ay sa aklat ng Genesis, sa aklat ng Hebreo at sa aklat ng Judas. At dito ay hindi gano'ng nabanggit ang kanyang kasaysayan, ngunit sa siyang na talatang nabanggit ay ang impact sa buhay ni Enoch ay matindi, malalim at puno ng pag-asa. Una sa lahat, siya ay naging propeta at ang una-una niyang mga hinula ayon sa Judas 14 at 15 ay ang pagparito ng ating Panginoon at ang dakilang paghato. So nakita mo siya ang propeta na unang nagula na mayroong darating na tagapagligtas at mayroong pagkahatol. Ang kanyang pabalita noon ay hindi popular sa pagkatang mga tao ayon sa kasaysalan, kasaysayan ay walang pakiramdam at sila ay mahilig sa sariling pagnanasa at sa sariling hilig ng kanilang mga isipan. Gayunpaman, nag-usap si Enoch tungkol sa isang pag-asa si Jesus ay darating at kukunin tayo mula sa isang paglalakbay dito sa lupa, upo sa langit at tahanan. Amen, mga kapatid? Si Enoch bilang ama ay siya po ay nagkaanak sa edad na 65 o 65. Sa kapanahon ng iyong, bata pa yun, no? 65. Ngayon, 65, wala na. Nakatungkot na. Pero nung kapanahon na si Enoch ay 65 years old, siya ay nagkaanak. At ang magiging magulang niya ay nagkaroon ng panibagong sugat ng kanyang pansariling ugnayan sa kapwa. At mahalaga pa kaysa rito, nadama niya ang isang pag-ibig, kanyang pag-ibig sa anak, at pag-ibig naman sa anak sa kanya. At siya ay sumulong sa isang bagong yugto ng kanyang paglagong espiritwal. At karamihan sa mga seminar ay madalas na sabihin na mag-aasawa ay isang eskwelahang nagtuturo ng pag-ibig ng mga kakayahan maaaring di natin matutunan sa ibang paraan. Ito po yun. O ba wala namang may eskwelahan ba? May eskwelahan ba sa mag-aasawa? Brother Riley? Wala. Ano po? Ang pag-aasawa ay isang eskwelahan na walang hanggang pag-aaral. Diba? Walang katapusang kwento sa buhay. Yan po. Nariyan niyo kung ano-ano mga matutunan natin. Of course, nariyan niyo ang mga pagsubok. Pag wala kang kulang, diyan masusubok ang mag-asawa. Kung hindi pa mag-away, kung walang kulang. Ha? Kung wala kayong makaya ng mag-asawa, ano po, wala kayong hanap buhay, diyan masusubok kung hindi pa kayo mag-aaway o gano'n kayo katatan kung gano'n
lakas ang inyong pananampalataya kahit tayo ay mga Kristiyano. So, iyan po ay para lang ng ano, minsan isang sakripisyo, nagpapakintab at nagpipino sa atin. Diba? Mga tayo mga magulang, we are sacrificing na talagang makapaganap buhay tayo para yung ating mga anak ay lumaki, makapag-aral. Ano po, nandiyan yung talagang pag wala-wala, dapat din nila pagka hindi natin may dibihan kung saan tayo magkahangilap. Gusto lang natin ang ating mga kabataan na makapag-aral. Kung sila ay umayo sa kanilang buhay. Yan ang mga sakripisyo ng mga magulang. Ano po? At ito daw po ay nagkakapino sa ating mga magulang. At dito minsan ay makita natin sa paghubog pa lang ng mga bata ay mabigat na at tungkulin. Lalo ngayon sa panahon natin na napakataas ng mga bilihin at halos sa atin ay wala nang naiiwan sa bahay. Ang naiiwan ay ang ating mga kasambahay. Hindi natin natutupad ng ating mga kabataan. Ba, isang malaking sakripisyo. Kaya minsan yung ating mga anak ay hindi pa iwasan na minsan ay napapalayo. Dahil hindi natin masyadong naalagaan dahil tayo ay busy sa ating mga gawain. Isang malaking sakripisyo po bilang sa ating mga magulang. Dito ay sabi nga walang katapusang pag-aaral ng mga magulang sa eskwelahan na walang katapusan sa pag-aasama. At dito ay si Enoch ay nagkaroon ng anak. Ang kanyang anak ayon sa kasaysayan ay si Metusalem. Isang lalaki. At mayroon pa rin siya mga anak ng mga babae ayon sa 15 talata 22. Siya ay nagkaanak ng lalaki at mga babae. Ngayon, si Metusalem ay noong siya ay nanganak, si Enoch po ay ipinto sa kanyang lahat bilang anak ng Diyos. Lalo bagkos, lalo siya lumakad na kasama ng Diyos sa loob ng 300 taon. Ano po? Ako ay 52 years old na. Hindi ko na sigurado na sa lahat ng araw ng ating paglalakbay ay kasama ko at Diyos. Kayo po ba? Sa inyong taon ng inyong buhay ay nagtanong niyo ba na kasama ko kaya ang Diyos sa lahat ng ating buhay? Ngunit si Enoch po, sa loob ng 300 taon ayon sa Kasaysayan, siya ay lumakad kasama ng Diyos. At ang sabi po, si Enoch ay seryoso sa pagiging kanyang ama. Kaya kung inyong pansinin, ang ibig sabihin po ng pangalan Metusalem ay sa literal na kahulugan, ang sabi po ay kapag mamatay siya ay magaganap ka. Sabihin si Enoch ay seryoso at pangalan Metusalem pala ang pati na kung siya ay mamatay ay mayroong magaganap ayon sa kanyang pangalan na kanyang ina. At dito po, ang pangalan Metusalem ay isang buhay ng propesya noong 969 taon ng kanyang buhay. Nung siya ay mamatay ay noon pala po nagunaw ang mundo sa pamagitan ng baha. So nakita niyo po, siya ay seryoso. Sa pamangalan ng kanyang anak ay nakapangalan na isang hula na pag siya ay mamatay, dito ay maisunod ang gunaw na. So makita natin kung gano'ng kaseryoso si Enoch bilang lingkod ng Diyos. Paano naman si Enoch lumakad kasama ng Diyos? Ang sabi po ng aklat na finding God ni David Brown ay kanyang inilarawan ang buhay ni Enoch sa Genesis 5 na ang talaan sa lahi ay may 10 lalaki mula kay Adan hanggang kay Seth. Nagtapos ito kay Enoch. So yung 10 lalaki na lalaki ay pang-10 si Enoch ayon sa pangalan. At lahat ng tao ito ay nasabing nabuhay. No? Sinasabing nabuhay. Ngunit pagkadaan, pagkarating at ano ba? Ito ang buhay ni Adan, ito ang buhay ni Cain, ito ang buhay ni Seth. Pero pagdating po sa buhay sa kasaysayan ni Enoch, kaya sinabi po, hindi po basta-basta sinasabi
kasaysayan ng banal na kasulatan, sa sampung mga lalaki mula kay Adan at ng kay Enoch, tanging-tanging si Enoch ang sinabi ko, lumakad kasama ang Diyos. Ano po ang pagkakaiba ng mabuhay sa tandang mga panahon? Paglalakad na kasama ang Diyos. Ano po? Wika sa Amos 3, talatang 3. Makakalakad ba magkasama ang dalawa maliban sila'y matasulo? Magkakasama mo ba? Hindi po. Ano po? Hindi po po pwede magsama ang dalawang tao sa isang lakad na sila po ay hindi magkasulo. Ngunit dito sa buhay ni Enoch, mga kapatid, makita natin kasama na ang Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos at si Enoch ay nagkasundo sapagkat si Enoch ay lumakad kasama ng Diyos. Nagmamadali po ang ating dito po, sa pamagitan ng pananampalataya, sabi po ng ating babasahin, sa pamagitan ng pananampalataya, si Enoch ay kinuha upang muli makatikim ng kamatayan. Amen? Sa pamagitan po ng pananampalataya ni Enoch, hindi po siya nakatikim ng kamatayan. Napakaganda ang pakiramdam, mga kapatid. Kayo ba, nais ninyo hindi na mamatay at pagpumatay ng Panginoon ay wala nang kamatayan, dire-diretso na po kayo. Sarap to, di ba? Hindi po naranasan ng kamatayan. At nakasama natin ang Panginoon, tuloy-tuloy tayo sa langit. Nais din po ako ba makasapakan at magkaganon kayo? Amin po ba, mga kapatid? Opo, ako man ay nais ko din magkaganon. Ang kailangan po natin ay tayo yung mananampalataya at sumunod sa ating Panginoon. Mayroong isang bata, bago ako matapos. Tinanong po siya, binuwento po ng isang maliit na bata, paano mo masasabi sino ay lumakad kasama ng Diyos? Ang sabi po ng isang maliit na bata, ganito po yun. Sino at ang Diyos ay mabuting pagkaibigan. Madala sila namamasyal na magkasama, sabi po ng bata. Bawat araw, sila dalawa ay higit. Bawat araw ay dalangan sila higit na malayo na isa sinundang araw. Ibig sabihin, dumalangan sila bawat isa. Ang paglalakad nila ay mahaba habang umahaba ng mahaba. So, magkalayo sila na magkalayo. Pero sila ay parehas naman na sumusunod. Isang araw, sabi nito, ay masaya silang naglalakad na napalayo sa na sila na napalayo, sabi ng bata. At biglang na naman ito, na gumagabi na. Kailangan magpapadali siya umalik sa bahay. At biglang na naman sabi ko na ngunit, sinabi ng Diyos, Ino, napakahaba na ng ating nilakad na mas malapit na sa ating bahay kaysa sa iyo. So, malapit na Diyos sa kanyang bahay kaysa kay Ino. Ang sabi po ng Panginoon, ang sabi ng bata, sumama ka lang pauwi sa akin. At si Ino ay lumakad na kasama ng Diyos. At di siya nasubukan pa sapagkat ginawa siya ng Diyos. Nais niyo po ba makasama ang Diyos sa ugalan ito? Tularan po natin si Ino na lumakad na kasama ng Diyos.